Bungkak naman eh, wala na parts na hapwa tanan bungkak tanan oh yung bungkak na lang yun, hindi mako yung trabaho na bungkak na lang, paibot mga sakit tanan ibot tanan sakit, yun eh, ako na yung nagtao tanan sakit ano pa wala na yung takob yun eh wala, ano rin yun? Wala sa yung takob kapasitor, wala parang tinin siya, huwag kanira yung nawagtang, maguba kani lahi naman eh. Bungkag naman eh. No power, no power. Two channels. Guys, welcome to our very, very late video. Welcome to my vlog. Apo na. Hey. And it's been so long time ago na nag-upload ako ng video sa channel ko. And here, okay. And here we have Kiki A, CE50. So yung problema ng amp na ito is nakita yun naman sa ano sa sa intro ng video yung mga sira. Bali galing ng ibang tech and bago pinadala dito ni-repair pa ng iba. So ito ngayon yung problema niya is DC output, unstable yung amplifier, syempre DC. So sira and then yung na-repair ko na yung main amp, yung na-encounter ko na problem is ayaw mag-trigger ng first step sa ano ba to? Sa negative rail. So yan, negative rail, yung blue, ayaw niya mag-trigger dyan. So ayaw, kita niya, okay na siya. And so, paano ko ba na-trace yung problem is basically nag-focus ako sa negative side ng amp and then syempre yung invert yung dalawang input ng op amp, yung pin 2 at pin 3, doon ako naka-focus just to take voltage measurements doon kung ano yung problema, kung stable ba yung voltage reference at yung audio reference, kung may pumapasok ba. And I find out na okay naman. And then yung next step na ginawa ko is to make sure na yung all voltage na nagsusupply ng IC dito is stable and all is good, all is on the right voltage, which is good. So around 15 volts. And yung na-trace ko yung output ng IC while triggering the output ng amplifier, meron naman siyang output sa IC. So it means nare-receive niya yung output ng amp and then i-convert niya yung output based on the comparator voltage reference and audio reference. So meron siyang output. Yung problema lang is ayaw niya mag-trigger doon sa low side, I mean sa negative side rail first, I mean second step, kasi idling niya is ito yung unang step. So second step, 3 tiers kasi ito. So hindi ko makita yung trigger dito. So while monitoring, may ibang scope ako, digital, naka-portable to and battery operated, which is very suitable sa ganitong eksena kasi minsan yung bench natin, scope natin is hindi isolated to grid or may mga ganyang cases, so pwedeng sumabog kasi isolated to dito eh, ang ground natin sa output ng IC is dito na sa pin 4 and pin 1, so it is grounded. So the output of the comparator is good.
but output going to the MOSFET is not. So while tracing, tinanggal ko yung dalawang transistor dito, yung totem pole driver, yung glowing bar. So yung totem pole niya, ito ganito. So yung driver ng MOSFET driver, so totem pole configuration. So ayan. So pag walang in, walang ding out. So basically ano, voltage follower lang siya yung design niya, and then yung current is based on the input current. So ayan. So totem pole, kung ano yung in dito, ganun din yung output. Kung 0 to 0 din doon. So let's get back here. So walang output yung IC, meron pumapasok sa totem pole, pero walang pumapasok sa papuntang gate ng MOSFET. So either nasa dalawa yung problema. Ayan. So ayaw yung mag-trigger eh. So yung nakita ko, yung sira is 5401. Ito. So collector and emitter is connected to ground. So basically not ground but isolated ground reference ng IC. So yung ano niya, yung signal is ground. Basically yung gate ng MOSFET is connected to ground reference ng IC. So walang trigger and walang hindi naman naka-on mismo. Kung ito naman, in the other hand, kung ito naman masisira yung upper part ng totem pole, yung positive part, magte-trigger naman yung MOSFET, kaso fully saturated. So luckily ito yung nasira. So wala lang, parang wala lang nangyari, di ba? So yan. So yung na-trace ko, yung collector at emitter is shorted. So upon replacement, ayan. So okay na. Pero yung mga ibang minor defects, itong 51 ohms at itong 4148, yung mga Zener, always double check. Okay? Always double check yan. So, ayan. So, ayan, may connector, test probe tayo sa isolated probe, scope, from gate to source. So, ayan, pag meron ng isang signal, ayan, pag na-detect na yan, ito yung output, yung supply, na napapuntang amp. Ito naman yung gate signal at ground ng IC or ground reference ng IC. Ito yung signal yan, naka PWM yan. Comparator eh. Diba? Yan. So yung duty cycle nag-iiba, depende sa output. So kung iibahin natin yung frequency dito, yan, mag-iiba tayo yung frequency. Ayan. So yung triggering is mag-iiba din, diba? Ayan. Pero yung duty cycle is the same. So pag yung signal reference na audio reference mo yung iibahin natin, the same yung signal, yung frequency, pero yung duty cycle naman mag-iiba. Yan. So it is duty cycle here is based on how is the MOSFET is fully on or fully saturated. Ayan, makikita nyo yan. May konti lang siyang ganyan. Pag paunti-unti nilalakasan yan, lalaki din yung conduction niya. Okay? So it's a very quick tip for today's video, and it is a very useful for you guys na
gustong mag-repair ng Kiki amplifier or any other amplifier with this, which is the same with design like this. Nga pala, yung iniba ko yung design dito. Ito yung original niya na ano, na diode, passive cavity diode. Ito naman yung pinalit ko. So MUR na siya. Kasi yung dalawang paa lang yung ginamit ko. Kasi madali itong masira yung mga liliit. Yung mga susunod na model namin, ito na yung gagamitin. Kaya I just decided to change it already. Para ready na yung amp. Okay? So that's it for today. And hello, Boss Edward. Edward the Great. Okay. So yan, Kiki Audio CA50 White. Yung supply nito is only 115, highest rail 76, and 38. Yeah. Plus H, topology, 3 tiers. Nga pala, thank you for God Fox Bass sa stickers and Pika Audio. So yung mga Kiki fanatics natin dyan, na mga Kiki user. So I have a lot of space here which you can put your stickers here para ma-shoutout ko kayo. Ayan. So kung meron kayong mga ayan, katulad ito, EMS. Ayan. EMS Audio kay Edward yan. So make sure magdala ka ng stickers or sticker. So dikit natin dito or here. Is this a board ito? Pwede rin. Pwede rin sa likod dito. So every time may pumunta dito sa Kiki showroom, alam nila na, uy, si ano, yung sound system, dito pala nagpapagawa or napunta dito or nag-visit dito. Ayan, so. Okay, and this is Pido Dido Tech at your service. Ayan, yan yung substitute tech ko dito nung nag-absent ako eh. Si Boss Edward. And that's it for today's vlog. Or sharing of knowledge. So nga pala, nagpalit ako ng capacitor, I forgot to mention. Okay, that's it for today. And this is Pedro Dido Tech. Thank you for watching and babush.